Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, nagbunyi ang sambayanang Pilipino sa nakamit na tagumpay ng Filipina weightlifter na si Heidilyn Diaz matapos manalo ng gintong medalya sa 2020 Tokyo Olympics. Sa loob ng halos isang siglo, nasungkit ni Diaz ang kauna-unahang gold medal para sa Pilipinas sa women's 55-kilogram weightlifting event. Tinalo ni Diaz ang world record holder na si Liao Chiyun ng China. Sa 2016 Rio Olympics, nakuha naman ni Diaz ang silver medal para sa women's 53-kilogram category at gold medal sa 2019 Southeast Asian Games. Matapos ang makasaysayang tagumpay, sinabi ni Diaz na nais niyang mag-celebrate sa pamamagitan ng pagkain ng marami at gusto daw niyang mag-enjoy. Bilang paghahanda sa Tokyo Olympics, maraming isinakripisyo ang Zamboanga native at miyembro ng Philippine Air Force. Isa na dyan ang pagpili sa kanyang mga kinakain. 2 taon rin siyang nanatili sa Malaysia kung saan siya ay naabutan ng lockdown dahil sa COVID-19 pandemic. Iniyak ng Malacanang na walang dapat ikabahala sa kondisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos na mawalan ng balanse ang Pangulo habang papunta sa podium para sa kanyang ika-anim at huling State of the Nation Address o SONA Lunes ng hapon. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na bilang 76 years old na senior citizen, maayos ang kalusugan ng Pangulo kaya walaan niyang dapat ipag-alala ang publiko. Sa halos 3 oras sa talumpati kahapon ay nagbiro pa ang Presidente tungkol sa kanyang kalusugan at nagtanong kung may naka-standby na ambulansya. Ipadadala sa probinsya ang mga bagong dating na Pfizer vaccines na binili ng gobyerno. Higit sa 300,000 doses ng US-made vaccines ang dumating sa Ninoy Aquino International Airport Lunes ng gabi. Ito ang ikalawang batch sa 40 million Pfizer vaccine na binili ng gobyerno. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Carolina Vidal Taino na bukod sa National Capital Region, ang naturang mga bakuna ay ipadadala sa Cebu, Davao at iba pang probinsya na may pasilidad para sa vaccines. Higit sa 100 milyong piso ang halaga ng pinsala ng habagat sa Luzon. Ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, nasa 104 hectares na lupaing sakahan ang napinsala ng mga pag-ulan at pagbaha kasunod ng walang tigil na pag-ulan. Sa datos ng NDRRMC, may naitala na silang isang nasawi at 3 ang nasugatan. Higit sa 50,000 pamilya o nasa 200,000 katao ang naapektuhan ng pagbaha. Samantala, aabot sa 40 million pesos ang halaga ng pinsala sa pananim at negosyo sa lalawigan ng Bulacan kasunod ng pagbahang dulot ng mga pag-ulang dala ng habagat. Ayon sa Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, may 2,000 mga residente sa 100 barangay na nasa 12 bayan sa probinsya ang kinakailangang ilikas sa kanilang mga tahanan. Maraming lugar ang nalubog sa higit sa 5 talampakan ang lalim ng tubig ng baha na pinalalapan ng high tide at pagpapakawala ng tubig mula sa 2 dam gaya ng Bustos at Ipo Dam. Kabilang sa mga nakaranas ng pagbaha ang Malolos City, Hagonoy, Paumbong, Bulacan, Kalumpit, Biginto, Laridel, Bukawe, Ubando, Norsagaray, Marilao, Balagtas at Santa Maria. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.